mga kasilip, ayan, new journey and adventure naman tayo ngayon. So for today's video, ay papakita ko sa inyo buhay ng surveyor sa bundok. So paano nga ba namin ginagawa ang pagsusurvey? Oops, teka muna. Ano ba ang nakikita nyo na yan? Isang malaking concrete, kwadrado, and solid boulder. Pero it means a lot to a surveyors like us. So, this is a survey benchmark which serves as a reference point and used as the basis for our survey competitions. But ano nga ba napapansin nyo dito? Isang malaking tipak na halos nangahalabi na. Dahil sa paniniwalang meron daw kayamanan o ginto na nakatago sa loob nito. Yan ang malaking pagkakamaling paniniwala ng tao na di alam kung ano ito. Ito ay napaka-importante sa mga surveyors na nagsusukat ng lupa para masiguro na tama at may kalidad ang ating ginagawang pagsusukat ng lupa. Ayan, kung makikita nyo, bago kami magsimula ng aming traverse ay naglalagay kami ng estaka or hub sa aming gagawing station kung saan itatayo namin ang instrumento. So before pala kami magsukat, syempre, linibot muna namin ang lote at saka naghanap ng mga pwede namin maging reference sa pagsusurvey. Kagaya na nga lang ng nakita natin na benchmark. Bago ako magsimula manilip dyan, ay syempre, ilelevel muna natin ang instrument. Sa inyo, dapat naka-center ang laser sa baba at yung bubbles na makikita sa total station. After natin ma-orient yung instrument, simulan na natin ang paninilip. Ayan, may mga senyasan pa kami dyan. Syempre, nakakapagod kaya na sumigaw sa bundok. At huwag na huwag kalimutan i-record ang mga shots. Ayan, from station 1, lumipat na kami sa next station. Kailangan may maiwan na box sighter upang tama pa din ang takbo ng azimuth natin. Huwag naman sa life na parati tayong iniiwan. Charot!
konti na lang at may tagadala ko ng instrument dyan. At kung wala, kawawa naman ang lola nyo. Dito na ata ako magkakamasin kung ang pagbuhat pa ng instrument ay ako pa. Ayan, ulit-ulit lang naman ang ating ginagawa dyan hanggang makaabot tayo dun sa sisilipin natin ng buhon, hanggang maikot natin ang lote.